Kaibigan, sa oras na ito, tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat Siya ang Diyos na manlalalang ng bawat isa sa atin. At ang Kanyang kabutihan ay walang hanggan na tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Pinagpala tayo at iniligtas sa napakaraming mga pagsubok sa buhay, mga tukso, kahirapan, sakuna at mga iba pa. Purihin ang Diyos sapagkat ikaw ngayon ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito, Oras ng Pag-aaral. At upang mapatibay at mapatatag ang iyong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ang pinakatema ng ating pag-aaral ngayong trimestre ay may pamagat na pangangasiwa para sa Panginoon hanggang siya ay dumating. Sa temang ito, kaibigan, ipinakikilala sa atin ang pamantayan ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya at magiging malinaw na makikita natin kung papaano mapapaunlad ang ating relasyon, mapapailalim o kaya mapalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya at patuloy tayong maging tapat hanggang sa Kanyang pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbe, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Alam kong marami sa inyo ang nag-aaral sa kanilang bahay gabi-gabi at binabati ko ang bawat sa inyo na nanonood. Purihin ang Diyos sapagkat nagbibigay kayo ng mga comments dito sa comment section at lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Maging dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Purihin ang Diyos. Mahal ka namin, kaibigan at kapatid. Nais kong magkaroon ka ng ating leksyon, ang kopya nito, para ikaw ay pagpapalain ng Diyos at lalo mo pang malaman ang mga sikreto ng buhay. At maraming nakatala dito upang mapalalim ang iyong pag-aaral at maging vibrant at maging active participant ka sa ating pag-aaral. Maging saan man ikaw nag-aaral ng ating leksyon, kasama mo ang iyong mga kaibigan at care group sa iyong tahanan at ibang mga lugar. Kaya kaibigan, purihin ng Diyos. At sa ating pagpapatuloy, kasama ko pa rin dito sa ating studio si Pastor Laudy Mergatos, ang ating stewardship sa Central Luzon Conference. Kumusta kayo, Pastor Gatos? Mabuti naman, kapatid na Ray. At sa tulong at biyaya ng ating mahal na Diyos ay patuloy na bumubuti ang ating mga paglilingkod. Kumusta po kayo, mga kaibigan? Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng Diyos sa panahon na kayo po ay nanunood at nakikinig po ng Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat, Pastor Laudy. At ang pangalawang makakasama namin dito sa studio, kapatid, ay ang butihing pastor ng North Philippine Conference Stewardship Director, si Pastor Jerry Stabilio. Pastor Jerry, kumusta ka? Mabuti, Pastor Ray. Pagpalain tayo ng Panginoon at ang ating mga taga-subaybay. Nakaka-inspire, Pastor Ray, na makita yung iba't ibang sumusubaybay sa atin sa iba't ibang lugar, no? Lalo na sa ibang bansa. Nagpapasalamat po kami sa inyong panalangin at nakatutulong po nawa ang ating pong mga ginagawang pag-aaral dito po sa Oras ng Pag-aaral, dito po sa ating kasalukuyang lesson quarterly. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang anyahan ng maikling panalangin. O Diyos, sama namin banal na binubukalan ng buhay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ang iyong presensya, kabanalan at ang impresyon ng Malang na Espiritu ay patuloy na naggagabay sa bawat sa amin habang kami ay nag-aaral ng iyong salita. Pagpalain ang bawat sa amin, ang aming mga viewers na patuloy basbasan, magbigay ng karunungan upang patuloy na maunawaan at magkaroon ng karunungan mula sa inyong kaitaas-taasan. Pagtawarin ang aming mga kasalanan, ganun din Panginoong Diyos sa pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangpito na paksa natin sa ating leksyon ay sa pinakamaliit sa mga ito. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Mateo 25:34, itong sinasabi, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Amen.
Pastor Laude, alam kong nakahanda ka na para ibigay sa atin ang kabuuan ng ating leksyon. Pastor Laude. Salamat, Pastor Ray. Mga kapatid, sa leksyon natin ngayong Sanlinggo ay maintindihan natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga kapuspalad na mga tao. Binabanggit din ang leksyon na ang kahirapan ay isang realidad ng buhay na ang pagbabalik lang ng Panginoon ang siyang tatapos sa ganitong problema. Ang misyon ni Jesus nung siya ay narito sa lupa ay hindi lamang upang pagibayuhin ang spiritual na aspeto ng buhay, kundi maging sa material na bagay ay magkakaroon ng kagaanan o mabigyan ang mga taong naghihirap sa pinansyal. Kaya't ang pamamahala o pagmamahala, sa iba at pagtulong ay isang mandato mula sa Panginoon at isa rin itong paraan ng pagpapakita na tayo ay tagasunod ni Kristo. Mapapansin natin na sa bayang Israel ang pagtulong sa komunidad ay pang-individual at pangkalahatang responsibilidad sa tuwing nagkakaroon ay 7 taon ng pahinga sa buong bansa. Kapag mayroong pag-aani at may pagkakataong pakainin ang mga nagugutom mula sa kanilang mga pananim. Kaya't po ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na maging una sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sapagkat ito ay malinaw na indikasyon ng isang dalisay na iglesia. Ang pagmamahal sa mga mahihina ay nagdadala ng isang mayamang pagpapala. Kaya't kung tayo ay tumutulong sa mga naapi, tinutulungan din natin ang Diyos sa katauhan ng mga ating mga gawang pag-alala sa mga nangangailangan. Kagaya ng katayuan ni Jacob, kaakibat ng pagkatawag sa kanya bilang isang matuwid, ay ang kanyang mataas na pagmamalasakit sa mga mahirap na kanyang binilang bilang parte ng kanyang sariling pamilya. Ang mga apostol ay tinalikuran ng lahat ng mga bagay alang-alang sa Panginoon. Taliwas sa ginawang pagtanggi ng isang mayamang kabataang lalaki na mismong tinalikuran ang halaga ng pagiging isang disipulo. Tinalikuran ang pagtulong sa mga mahihirap dahil sa mas higit niyang pagmamahal sa salapi. Kung gaano tayo katapat magbalik ng ating mga ikapo at handog sa Panginoon, ay gayon din ang paghihikayat sa ating pagbabalik ng ating tulong sa mga mahina at walang kakayanan sa lipunan. So sa ganito pong paraan, mga kapatid, ay naipapakita natin na tayo ay may mayaman na karanasan sa spiritual at kawang gawa kagaya ng ipinakitang pagbabagong buhay ni Zaccheo na ibinalik ang nararapat dahil sa kanyang pagkilala sa Diyos. Yan po'y nakatala sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 19, Talatang 1 hanggang 10. Ating basahin ang isang specific na talata na ito'y ukol sa pagbibigay pansin sa mga mahirap o nangangailangan. At ganito ang wika ng Aklat ng Deuteronomio 15, talatay 7 hanggang 11. Kung may mahirap sa bayan ninyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa Kanya, kundi maging mapagbigay kayo at pautangin ninyo siya ng Kanyang mga pangangailangan. Huwag kayong mag-isip ng masama na dahil sa malapit na 7 taon, ang taon ng pagkakansela ng mga utang. Hindi na lang kayo magpautang sa mga kababayan ninyong mahirap kapag dumaing sa akin ang mga mahirap na ito dahil sa inyong ginawa. May magbibigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi maiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay
sa kanila. So kapansin-pansin na sa talatang binabanggit ay hindi pinag-uusapan kung ang isang mahirap ay nagiging mahirap dahil sa kanyang personal na kagustuhan. Ito lamang ay nagpapakita na kahit anumang estado ng isang tao maging sa labas ng bansang Israel ay kinakailangan na ang tinawagan ng Diyos ay magpakita ng higit na pagmamalasakit. Yan po mga kaibigan ay nakatala sa aklat ng 1:8-48. Ganon din naman sa Lucas 10:28-37. Sa tala ng bagong tipan, sa istorya ng babaeng Samaritana, ipinakita ni Jesus na bagamat ang taong ito ay malayo sa kanilang lahi at naging kaaway ng nasyon, mas pinili niyang tulungan at ipadama na ang kaharian ng langit ay nabibilang din sa kanila. Pansinin ang mga binitawang salita ni Jesus na ang pagmamahal sa kapwa ay kabilang sa dalawang dakilang kautusan. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, ang talatay 27-28, ang wika, sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang tungkulin ng isang nagmamahal kay Jesus ay ang mahalin ang kanyang kapwa sapagkat sa ganitong paraan nauuwi ang pagtitibay sa kautusan at mga kasulatan ng mga propeta. Ang salitang neighbor ay pumupukaw ng kahabagan at mga praktikal sa pamamaraan ng pag-ibig na kung saan ang Diyos ay nagnanais na ipakita natin. Kaya't ang pagpapakita ng pag-ibig, sakop nito ang buong sangkatauhan at ilang aspeto nito. Ang pagsugo ng Diyos ng kanyang bugtong na anak na sinaad po ni Juan sa aklat ni Juan 3:16 ay nagpapakita ng pag-ibig na walang pagtanggi na maging ang hindi karapat-dapat ay kasali sa kanyang pagliligtas. Kaya't ang ganitong halimbawa ni Jesus ay isang model o pamantayan kung paano tayo iibig sa ating kapwa, lalo na sa konteksto ng ating iglesia na tinitingnan ang mga mahirap at mga nahihirapan sa mga resulta ng kasalanan. Kaya't walang dahilan ang sinumang tagasunod ni Kristo na magtanggi kung sino lamang ang nais niyang tulungan o hindi, maging sa ating mga kaaway. Tayo ay hinihikayat na magpakita ng pagmamalasakit. Sapagkat yan ang sinasabi po sa mga Kawikaan 25, ang talatay 21-22. Ngayon, tandaan, hanggat maaari ang pagtulong sa kapwa ay higit na tumatawag sa atin na huwag ding kalimutan ang sarili habang tumutulong sa iba. Ayon po kay Ellen G. White sa Desire of Ages, page 639, ang wika, those on the left hand of Christ, those who had neglected Him in the person of the poor and suffering, were unconscious of their guilt. Satan had blinded them. They had not perceived what they owed to their brethren. They had been self-absorbed and cared not for others' needs. Kailangan mayroon tayong pagnanais mga kapatid na tumulong bilang bahagi ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Maaari tayong magkaroon ng sariling pagpaplano paano tumulong sa iba, maging sa mga maliliit nating kakayanan. Kaya't ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng palagiang desire na tumulong sa ating kapwa, anuman ang intensyon o motibo nito, sapagkat sa tuwing ginagawa natin ito, maging sa maliliit, ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Mga kapatid, dapat din naman natin tandaan na hindi kinukuha ang mga tulong mula sa sarili nating kapo.
Sa kagustuhan nating tumulong ay kinakailangan maging maingat tayo sa paggamit at paglabas ng mga resources na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Diyos. Maliwanag ang sabi ni Ellen G. White ukol dito ng wika ay sa Councils on Stewardship, page 103. However, it is important to remember that the tithe is set apart for special use. It is not to be regarded as a poor fund. It is to be specially devoted to the support of those who are bearing God's message to the world. And it should not be diverted from this purpose. Amen. Maaari nating basahin ang Patriots and Prophets sa chapter na God's Care for the Poor kung nais nating higit na maintindihan kung paano tumulong sa mga mahirap na hindi naapektuhan ang ating mga kaloob na mga ikapo. So mga kaibigan, yan po ang buod ng ating leksyon ngayon. Purihin ng Diyos, Pastor Laudy, na ang pagpapaliwanag ng kabuuan ng ating leksyon ay wala nang iba na ating arugain, asikasuhin, at maaring bigyang pansin, pangalagahan, ang mga maliliit na bagay, lalong-lalo na ang mga taong nangangailangan ng mga tulong. Kaya yung pag-aasikaso sa kanila, ibig sabihin ay pagbibigay ng pagmamahal, pagpapakita ng pagmamahal natin sa kanila at makikita nila ang mukha at gawain at pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Maraming salamat, Pastor Lodi, na ang pinakamaliliit sa mga ito na sinasabi sa ating leksyon ay ang mga taong mga dukha, ang mga taong mga nangangailangan. Laging nariyan, sinusubok tayo para may pakita ang ating pag-ibig. Paano natin tutulungan, arugain, at titingnan ang mga kailangan. Hindi lang yung mga kailangan natin, kundi ang mga kapatid nating nasa paligid natin. Kaya tayo nagpapasalamat, purihin na ng Diyos, at narito si Pastor Jerry, isaraysay sa atin ang mga talagang bagay na mga napakahalaga sa ating leksyon. Amen. Pastor Jerry. Salamat, Pastor Ray. Salamat din, Pastor Laudy. Maganda po sa inyong araw, sa inyong lahat, mga minamahal na mga taga-subaybay. Ang ating pa rin pong leksyon na mamahala para sa Panginoon hanggang siya ay dumating. Ang pag-aaral po natin sa linggong ito, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, ay karugtong o pagpapatuloy ng pinag-aralan natin last week na mag-impok ng kayamanan sa langit. Ating maalaala sa pagsimula ng ating lesson quarterly, doon po sa lesson 1, nabanggit po doon, mga minamahal, ang tatlong kahilingan ng paggamit ng pera o ating kayamanan. Doon po ay nakasaad na hinihikayat tayo ng Diyos na gugulin ang mga kayamanan na ipinagkatiwala niya sa atin para sa tatlong layunin. Meron pong tatlong layunin. Una, para sa ikauunlad ng gawain ng Diyos. Number 2, para sa pangangailangan ng ating pamilya. Number 3, para sa pangangailangan ng iba. Kaya si Sister White po ay nagbanggit ng tungkol po sa twin demands o yung pong dalawang kahilingan ng tamang paggamit ng pera at ng mga kayamanan sa aklat po ng Adventist Home 370 line 4. Basahin ko po sa Tagalog, ang sabi po niya, ang palagiang mapagkait sa sariling pagbibigay ay gamot ng Diyos sa kasalanan ng pagiging makasarili at pagnanasa ng di kanya. Pinanukala ng Diyos ang sistematikong pagbibigay upang una, matustusan ang kanyang gawain at ikalawa, ibsan ang pangangailangan ng mga naghihirap at nangangailangan. Itinakda niya ang pagbibigay ay maging kaugalian upang hadlangan ang mapanganib at mandarayang kasalanan ng pagnanasa sa pag-aari ng iba. Ito po'y napakalinaw, mga minamahal, sa habilin o konsilyo o council ni Sister White. Sa puntong ito, gusto ko pong ating balikan ang salita ni Apostol Pablo sa pag-atas niya. Inatasan niya si Pastor Timoteo, ang batang pastor na si Timoteo, na ating pong binasa sa nakaraan ng unang Timoteo, Kapitulo 6, 17 hanggang 19. At ito po'y nais kong ibahagi sa inyo sa aklat o Biblia na ang tawag po ay ang salita ng Diyos.
Biblia. Babasahin ko po ito sa ang salita ng Diyos Biblia. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling nawawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi nawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Malinaw po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa talatang ito sa ang salita ng Diyos Biblia na ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay ang pagiging mayaman sa mabubuting gawa, pagiging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ito rin ang diwa ng sinabi at atas ng Panginoon sa kabataang lalaki, niyong mayaman at pinuno ng sinagoga. Subalit, ang mayaman na lalaking ito ay nabigo na makamit ang alok ni Jesus na tunay na kayamanan sa langit. Sa Mateo 19:21 ay atin pong mababasa doon, mga minamahal. Mateo 19:21 ang salita ng ating Panginoon. Pakibasa nga, Pastor Ray. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoon na ang pagbibigay ng tulong sa mga dukha ay pagkakaroon ng ating kayamanan sa langit. Kaya bilang mga tagapangasiwa at katiwala ng pag-aari ng Panginoon, ang pagtulong sa mga dukha at mahihirap sa loob at sa labas ng ating iglesia ay hindi isang pagpipili ang gawain o opsyon. Ang pagtulong sa mga dukha ay isang atas ng Panginoon sa atin na inaasahan na ating gagawin. Ito ay pagsunod sa halimbawa ni Jesus at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Dahil sa ginawang pagtulong, inyo pong mapapansin doon sa talata ng Mateo 25:34 na dahil sa pagtulong na ginawa ng mga anak ng Diyos sa mga mahihirap, pinangaralan sila ng Panginoon at ang sabi, Pastor Ray, Mateo 25:34. Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Amen. Ganda. Kaya bilang mga Kristiyano, mga minamahal na mga kapatid, na mga tagapangasiwa ng pag-aaring kayamanan ng Diyos na nasa atin, paano daw po natin titignan ang mga naghihirap na ating kapwa? Paano natin sila tutulungan? Paano tayo makatutulong sa kanila? Ano ang gantimpalang pangako ng Panginoon sa mga tumutulong sa mga dukha at mga nangangailangan? Kaya't ating pong tatalakayin ang ating leksyon sa gabay ng pagsagot sa tatlong tanong na yon. Ang una po nating bahagi ng ating leksyon ay identifying the needy and poor people in our society. Yun po ang unang nating point. Who are the least of these my brethren na binabanggit ni Jesus sa kanyang mga salita? Number two, ways to help the poor. How can we help the poor? Number three, God's promises for those who helps the poor. What are God's promises for helping the poor according to the Bible? Kaya ang una po nating pag-aaral ay identifying the needy and poor neighbors. Pastor Ray, pakibasa nga natin yung Mateo 25:40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Sino ang mga maliit na ating mga kapatid na sinabi ni Jesus sa talatang ito? Sino ang pinakamaliit na kapatid na binabanggit dito? Madali po natin itong makikilala. Ito pong mga maliliit na kapatid
na binabanggit dito ay ating pong makikita na ipinapaliwanag sa konteksto ng Mateo 24, yung unang kapitulo bago ang 25. Nabanggit ng Panginoon ang mga signs of His second coming sa Matthew chapter 24, yung last day events. Tulad po ng wars and rumors of wars, famines and pestilences, ang paglamig ng pag-ibig ng marami, nasanhi ng pagbagsak ng moralidad ng mga tao, calamity, at sa mga sosyudad. Mm-hmm. Madalas, ang ginagawa po natin ay nagbabantay po tayo ng kaganapan ng lahat ng mga tanda na ibinigay ni Jesus sa Kapitulong 24. Subalit, ang nangyayari, hindi natin inaabangan ang epekto ng mga events na nakikita po natin dito. Yung epekto po sa mga tao ng mga events na ito. Mm-hmm. Habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ayon sa ating inaasahan, makakakita po tayo ng mga biktima at mga naghihirap na kapwa sa lupang ito. Natural na kapag may digmaan, nagkakaroon po ng casualties sa mga tahanan. Maraming nawawalan ng tahanan at mga namamatay. Kapag ka may kalamidad at salot tulad ng pandemya, may mga nagkakasakit at namamatay. Kapag ka may bisyo at paghihiwalayan sa mga tahanan, nagkakaroon ng broken homes. Dahil sa mga kaganapan ng tinatawag nating paglamig ng pag-ibig ng mga tao. Dahil po sa mga kaganapang ito, mga kapatid, nawawalan ng ama at ina ang marami, nababalo ang mga asawa, at nagiging single parent ang iba. May mga anak na nagiging ulila sa paglamig ng pag-ibig ng marami. Marami rin ay nagiging biktima ng abuso na kinakailangan po silang iligtas. Sila ang mga tinutukoy ni Jesus na maliliit niyang mga kapatid. Ang maliliit na kapatid na ito ay nagiging kawawa dahil sa mga pagkakataon na hindi nila pinili na maranasan. Dahil dito, hindi lang dapat tayo marunong tumingin ng mga kaganapan, ng mga palatandaan ng huling kapanahunan na binanggit ng Panginoon sa Mateo 24. Inaasahan din tayo bilang pamilya ng Diyos na maging handang tumulong sa mahihirap na ating mga kapatid o kapwa-tao. Maaari nating gamitin ang tulong na maibibigay ng iglesia. Kung ilalagay po natin ito sa grouping sa mga mahihirap na ito, ay makikita natin dito ang mga anim na category o groupings ng atin pong binabanggit, na ito po ay nandoon sa tinatawag natin sa lesson natin, yung anim na category ng mga mahihirap na ating mga kapatid. Ito po yung mga grupo na tinutukoy ng Panginoon. Ang wika niya, sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid, kung ito ay sa akin ninyo ginawa. So ang pangalawa, Pastor Ray, na-identify na natin yung mga mahihirap sa ating huling kapanahon na ibinigay ng Panginoon mismo na hindi mawawala habang siya ay papalapit ng papalapit sa kanyang pagbabalik. Ang ikalawa po ay ways to help the poor. Paano tayo makakatulong sa mahihirap? Na-identify na natin sila. Nandyan lang sila sa paligid natin. So we need to have the mission of Jesus una sa lahat. Kinakailangan malagay sa puso natin mismo ang misyon ni Jesus. The heart of Jesus. Mababasa natin yan, Pastor Ray. Pakibasa nga natin sa Luke chapter 4, sa kapitulo 4, ang mga talata ay 17 hanggang 19. Pakibasa nga, Pastor Ray. Lucas 4:17-19, itong sinasabi. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias, minuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naapi. 19. Upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Okay, maliwanag po dito, Pastor Ray, Pastor Laudy, na dapat daw po nating tignan ang mga mahihirap
sa paraan ng pagtingin ng Panginoong Hesus sa kanila. Mm-hmm. Importante sila sa Panginoon. We can read many texts from the Bible that God has a special concern for the poor. Mm-hmm. He looks at their needs. Yan ay mababasa natin, maliwanag sa Levitico 24:22 at Deuteronomy 15:11. Pastor Ray, pakibasa natin. Kapag inyong ginapas ang ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagapasan hanggang sa mga sulok mm-hmm. ng inyong bukid. Wow. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong pag-aani. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Deuteronomy 15:11. Yamang hindi mawawalan ng dukha sa lupain kailanman. Kaya't aking iuutos sa iyo, buksan mo ang iyong kamay sa iyong kapatid na nangangailangan at sa dukha na nasa iyong lupain. Yeah, yan po ay ilan lang sa mga talata na sinasabing pinapahalagahan ng Diyos ang mga mahihirap. Kaya ang una po, para tayo'y makatulong sa ating mga kapwa, mga mahihirap na mga kapwa, ay una magkaroon tayo ng pusong katulad ni Jesus. Mm-hmm. Ilagay natin sa ating puso ang misyon ni Jesus. Mm-hmm. Ang ikalawa sa ating leksyon ay nagbigay po ng punto na ikalawa ay we have to reject the idea of social Darwinism. Mm-hmm. Pastor Ray, mm-hmm. atin daw tanggihan yon, alisin natin sa puso natin ang social Darwinism, yung paniniwala ng social Darwinism na sinasabi nga doon sa Deuteronomy 15:11 na hindi talaga mawawala ang mga mahihirap habang papalapit na papalapit ang ating Panginoon ay makakakita talaga tayo ng mga nangangailangan at tayo mga katiwala ay dapat na tumulong sa kanila. Mm-hmm. Hindi kailanman mm-hmm. naging mali o masama ang tumulong sa mga mahihirap. Tandaan po natin yan. Subalit, mga kapatid, ating nirirespeto ang pananaw ng iba sa hindi pagbibigay ng limos sa mga nasa kalye. Marami ay sensitive dyan dahil kinukonsinti daw. Hindi sa ayaw pong tumulong ng ating mga kapatid na ito, kundi meron po talaga silang ibang nais na higit na maitutulong. Ayaw hindi dahil sa ayaw nila maglimos. Nirirespeto natin yon, pero meron pa silang gusto pang gawin bukod sa paglilimos. Ang programa po ng ating simbahan at gobyerno ay hindi tayo nililimitahan upang gumawa ng ating paraan para makatulong sa mga kapuspalad na ating mga kababayan. Maaaring makatulong sa atin ang pag-aaral na ito, mga kapatid, upang makilala ang mga totoong maliliit na mga kapatid sa sosyedad at matalinong maibigay ang ating mga tulong sa kanila. Mapayan ay pagkain, material, o yan ay pera. Ang ikatlo para makatulong tayo sa kanila sa lesson natin ay beware of the spirit of the rich young ruler. Ano bang espiritu meron ang rich young ruler nung kinausap siya ng Panginoon na gusto niyang makapasok sa kaharian ng Diyos? Magkaroon ng kayamanan sa langit. Mababasa po natin sa Mateo 19:16-30 na ang espiritong mayroon ang rich young ruler, mga kapatid, ay siya'y sobrang makasarili at mapag-imbot. Mm-hmm. Sa sobrang mm-hmm. pag-ibig po niya at pagtitiwala sa kanyang kayamanan, nagawa po niyang talikuran ang magandang alok ng Panginoon ng pagiging alagad niya. Mm-hmm. At ipinagpalit po niya ang buhay at kayamanan na pangmakalangit. Mababasa natin, Pastor Ray, kung meron po kayong mga kapatid na English Bible, sa New King James Version ay nakalagay po doon sa Mark chapter 10 verse 25. Ang sabi po doon sa New King James Version, "And the disciples were astonished at his words, but Jesus answered again and said to them, Children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God." So maliwanag po dito, mga minamahal, na inilagak ng rich young ruler ang kanyang tiwala sa kanyang kayamanan at hindi sa Diyos. Lumalabas po dito na kaya po hindi siya maliligtas ay dahil sa itinuturing niyang Diyos ay ang kanyang mga kayamanan. Sobrang niyang mahal na mahal ang kanyang kayamanan kaysa mahal niya ang Diyos. Ang number 4 ay be like Zacchaeus. Para makatulong tayo sa ating kapwa, be like Zacchaeus. He is willing to spend all he can to help the needy and the poor for his love for Jesus. Sa pagmamahal niya kay Jesus, willing siyang ispend ang lahat
para tumulong sa mga minamahal ni Jesus na mahihirap. Sa Luke chapter 19 verse 8, ang sabi doon, Pastor Ray, sa Luke chapter 19 verse 8, ang tugon ni Zaccheo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay binigay ko sa mga dukha. At kung sa pamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng apat na ulit." Amen. Maliwanag po dito, mga kapatid, na si Zaccheo ay naging handa na kanyang ibigay ang halos lahat sa mga mahihirap dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus. Dahil ang puso niya ay naging katulad na meron siyang puso ni Jesus sa mga mahihirap, naging handa rin siyang tumulong sa mga mahirap. Kaya ang pang-apat na punto, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng pusong katulad ng kay Zaccheo. Number 5, huli sa lahat, be also like Job. He is very intentional in helping the poor. Mababasa natin yan sa Job chapter 29 verse 16. Job chapter 29 verse 16. Pakibasa nga, Pastor Ray. Sa dukha ako'y naging isang ama, at siniyasat ko ang usapin niyaong hindi ko nakikilala. Napapansin po natin dito na ang turing po ni Job sa kanyang mga mahihirap na kapitbahay ay naging isang ama siya. Ibig sabihin, tinuturing niyang sila'y kapamilya niya, mga minamahal. Isang kapansin-pansin na katangian po ni Job kung bakit siya tinawag na matuwid ay ang kanyang pagmamahal sa mga mahihirap. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hindi lang siya basta ang naghihintay na lumapit ang mga mahihirap sa kanya, kundi hinahanap niyang sadya ang mga mahihirap. Marahil, Pastor Laudy, gumagawa siya ng mga intentional na hakbang para matulungan ang mga mahihirap. Marahil din ay maaaring sinasadya niya na ilagay sila sa budget niya. Nagkakaroon sila ng bahagi sa kanyang mga kagastusan. Bahagi noon ay ang kanyang pagmamahal sa mga mahihirap. Ating mababasa sa sulat ni Sister White, babasahin ko po sa aklat ng Testimonies for the Church, Volume 5, page 151. Gusto ko po itong i-mark natin, mga kapatid. Sa Tagalog ay aking pong babasahin, "Huwag kayong maghintay sa kanila," ang wika niya, tulad ni Job, ang mga mahihirap, "natawagin ang atensyon sa kanilang mga pangangailangan. Kumilos ng gaya ni Job," ang wika ni Sister White, "at bagay na hindi niya alam ang kanyang hinanap, lumabas para maghanap at matuto kung ano ang kailangan at paano ito mabuting matutugunan." So ang ibig sabihin, kaya matuwid si Job sa paningin ng Panginoon ay sinasadya niya ang paghahanap sa mga mahihirap. Hindi siya naghihintay na lalapitan siya. Talagang sinasadya niya, inilalagay pa nga niya siguro sa kanyang budget ang mga mahihirap dahil sila ay family para sa kanya. So, limang bagay, mga kapatid, na paano tayo makakatulong sa mga mahirap. Number one, we need to have the mission of Jesus in our heart. Number two, we have to reject the idea of social Darwinism. Number three, beware of the spirit of the rich young ruler, the love of money. Number four, be like Zaccheus. He is willing to spend all he can to help the needy and the poor for his love for Jesus. Number five, be like Job. He is very intentional in helping the poor. He loved the poor just like God loves the poor. Tapos na, Pastor Laudy, Pastor Ray. Pero hindi natin pwedeng iwanan yung panghuling punto sapagkat importante yon. Mahalaga yon. Ano ba ang reward na ipinangako ng Panginoon sa mga tumutulong sa mga mahihirap? What are God's promises? Pastor Laudy, basahin nga natin yung mga talata ng mga pangako ng Panginoon sa mga mahihirap. Kawikaan 19:17. Kawikaan 19:17. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa
sa kanya ay babayaran. Wow. Ang ganda. So ang Panginoon ang hayaan natin magbayad sa atin. Huwag nating singilin ng mga mahihirap, no? Sapagkat yun nga po yung sinasabing hindi na tayo naghihintay ng kabalik ng mga mahihirap. Dahil hindi sila makapagbabalik. Wow. Ala, hayaan natin ang Panginoon na magbalik sa atin ng mga itinulong sa kanila. And then, Kawikaan 28:27. Pastor Laudy, nakita mo ba? Ganito ang wika. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat. Ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Liwanag po. So, kinakailangan po talaga tayong tumulong sa mga mahihirap. Mm. Tingnan niya natin, nabasa na ba natin yung Kawikaan 29:14? Kung ang hari? Kung ang hari ay humahatol sa dukha ng may katarungan, ang kanyang trono ay matatatag magpakailanman. Oo, ang pangako ng Panginoon dito ay tayo'y puproteksyonan sa ating mga kinalalagyang posisyon sa ating buhay. Gusto ko rin yung sinabi doon sa mga awit 41 verse 1. Mga awit 41 verse 1. Basahin niya natin. Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Mm-hmm. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Okay, uh-huh. Gusto ko yung translation ng ang Biblia, ang bagong Biblia. Mapalad siya na nagbibigay pansin sa dukha. Mm-hmm. Oh. Hindi ini-snub. Hindi ini-snub ang mga dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Masama. Pag dumarating siguro yung mga calamity, ililigtas ng Panginoon. At ito ang pinaka gusto ko sa huli, Pastor Ray, yung promise ito ng Panginoon. Mm. Kawikaan 11, 24, and 25. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siya ay nagdidilig na ay didiligin din. Siyang nagdidilig ay didiligin din. Oh. Ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Tulungan natin ang mga dukha, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng gantimpala sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Wow! Napakabuti ng Panginoong Diyos at nalaman natin ang mga katagang ito na upang tayo ay mabuhay kagaya ng mga napansin natin dito, aalagaan tayo ng Panginoong Diyos. Wala pa lang tayong dapat ikabahala, Pastor Jerry. Yes. Pastor Claudie, na ang Panginoong Diyos ay laging nariyan. Hindi niya tayo pababayaan kung bukas ang ating kamay para sa mga dukha at nangangailangan. Bukas na talagang ang Panginoon Diyos ay nagbibigay sapagkat bukas ang ating kamay. Eh. Mm. O, kung bukas ang ating kamay, ibibigay natin, ang Panginoon Diyos ay nagbibigay din. Mm. Hindi naubusan ng Panginoon Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat, Pastor Jerry, Pastor Laudy, na ito'y nagbibigay sa atin ng hamon na patuloy tayong nagbibigay. Nga lang, kung minsan ay pinipili natin yung mga binibigyan natin. Yun naman ay madali natin identify sa lesson natin ay nandoon na siya. Doon sa Teacher's Edition, mga kapatid, nandun po yung anim na mga groupings ng mga poor and yung list of this, my brethren, yung pong identification. Kanina ay nakita nyo naman, kung atin titignan yung Matthew chapter 24, yung pong mga casualties ng mga last day events, yun po mismo yung tinatawag na list of my brethren. Yun po yung karugtong nung chapter 25 na identify doon yung mga mahihirap. Mm-hmm. So, meron tayo, Pastor Ray, na mga programa sa church na tinatawag nating pagtulong sa mga mahihirap. Mm-hmm. Meron tayong Dorcas, meron tayong ACS, mm-hmm. na pwede tayo doon mag-imbak ng mga tulong para sa mga mahihirap. Meron din tayo mga Samaritan Purse sa ACS, di ba? Nagbabalot tayo ng mga halaga, ng mga damit. Kabox yan, yeah, mga sapatos, iba-iba, mga laruan para sa mga bata, yes. mga damit. Kaya nakahanda na yan. Hindi lang doon sa pagdating ng sakuna, kundi yung mga bagay na kailangan ng mga komunidad, ibigay natin sa kanila. Ikaw ata ang namumuno doon sa ACS? Oo, sa Adventist Community Services. Doon tayo nag-iipon, doon tayo tumitingin. Hindi yung naghihintay, yeah. kundi tinitingnan natin kung alin ang mga tutulungang mga bagay. Yeah, na-identify lugar. Natin sila. Oo, yan na-identify. Ang gawain natin. Pastor Ray, gusto ko munang pasalamatan din yung mga magigiting at mga committed nating mga kapartner sa prison ministry. Sige, Pastor. natutuwa po kami sa inyong dedication sa ating mga kapatid sa lahat ng dako man kayo ngayon na nasa mga prison ministry.
ninonote ng Panginoon sa kanyang talaan, kinokronikal niya ang lahat ng mabubuti niyang mga ginagawa. Dahil sa mga ama at mga ina na napalayo sa kanilang mga magulang, ay inaalagaan niyo ang kanilang mga magulang sa bilangguan, doon naman din sa mga orphanage. Inaalagaan ang ating mga kapatid, ang mga Kristiyano, ang mga tulong ay pinapadala doon sa mga ulila nating mga maliliit na mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa inyong mga dakilang mga gawa at nakapag-iipon po kayong sadya ng inyong kayamanan sa langit. Pastor Jerry, mayroon akong impression dito na napakalagat makita ko dito sa binasa natin kay Lucas 19, versikulo 18, patungkol sa kawaranasan ni Sakyo. Sabi niya rito, noong sinabi ni Sakyo na, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, ay nagkaroon na dito ng sinabi ni Jesus doon sa versikulo 9, at sinabi si Jesus sa kanya, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. So, ibig sabihin, nung espiritu ni Sakyo, noong ninanais na niya na hindi lang niya ibalik yung mga niloko niya, kundi ibibigay niya na yung kalahati ng kanyang ari-arian, abay, sabi ng Panginoon, narito na ang kaligtasan. Tiniyak na ng Panginoon na meron siyang kayamanan sa langit. Hindi lang basta kayamanan, kundi kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pastor Ray. Pangalawa pa dito, Pastor, sinabi niya nito, anak din naman ni Abraham. Ibig sabihin, ginagaya na niya yung espiritu ng Abraham na mapagbigay. Mapagbigay. Kasama doon, Pastor Ray, sa Galacia, yung mga anak ni Abraham, yung mga nanampalataya sa Panginoon. Yes. Kaya sa tinuturing na anak ni Abraham ay sangayon kay Apostol Pablo, ang mga nanampalataya sa ating Panginoon ay mga anak din naman ni Abraham. Kaya si Sakeyo ay anak talaga ni Abraham, dahil nanampalataya sa Panginoon. Paano? Mapapansin mo, Pastor Ray, doon sa talata na sinasabi doon yung pagkakatawag ni Sakeyo kay Jesus sa talatang 8. Si Sakeyo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ayun ang magandang gusto kong tawag niya kay Jesus eh. Yung lalaking mayaman, yung rich young ruler, hindi man lang niya tinawag na Panginoon, kundi Master. Good Lord. Good Lord. Mabuting guro. Hindi niya tinawag ang Panginoon na Diyos o Panginoon ko, kundi mabuting guro. Nung ipaliwanag sa kanya ng Panginoon yung salita na ano ba ibig sabihin ng mabuting guro, isa lang ang mabuti, ang Diyos. Sa ganyang bagay ba'y tinatawag mo akong Diyos dahil ako'y tinatawag mo mabuti? Kaya siya nabigo na maging katiwala dahil nung sabihin ng Panginoon sa kanya na ibenta mong lahat, yung Panginoon dapat na kinikilala niya, hindi niya sinunod. Dahil hindi niya kinilala si Jesus na Panginoon. May nakita akong isang halimbawa dito, Pastor Laudy. Yung mayaman, ano ang sabi niya pa sa Jesus? Sabi niya, Good Lord. Pero dun sa Sakyo, Panginoon. May mga mayayaman na minamaliit yung mga ibang mga tao. Kahit anong leader man yan, kung mayaman na siya, masyadong mataas na tingin niya sa sarili, maaaring ganun, ay ito yung iwasan natin. Merong pagpapakumbaba. Ang mahirap pa doon, isinasantabi yung mga bagay na kailangan niyang gawin kasi ang akala niya, mabibili niya lahat. Yung yaman na yun, yung estado na yun. Pero nagkakamali siya. Mag-ingat tayo doon sa espiritu ng mayaman. Rich young ruler. Mayaman din naman si Sakyo. Mayaman, pero hindi yun ang espiritu ng mayamang rich young ruler. Okay. Ibang espiritu niya. Tinutulungan niya ang mga mahirap. Mayroon siyang pagpapakamali. Magkaibang pananaw ang kanilang pagkilala sa Panginoon Diyos. Nung sinabi ni Sakyo na Panginoon, pagkilala noon na meron siyang kinikilalang Panginoon, lahat ng bagay ibibigay niya sa kanya. Ibibigay para sa kanya. Hindi naman natin may pagpagkaila na sa ating iglesia, sa ating church ay napakaraming mga mayayaman na sumusuporta sa gawain ng Panginoon Diyos. Yes. At sila ay totoong mapagpakumbaba, matulungin. At pinasasalamatan natin mga espiritong ganun na ibinigay ng Panginoon sa magalang kanila. Sa mga leader. Yes. Napaka mapagpakumbaba at napaka low profile nila. Kaya purihin ng Diyos, kaibigan at kapatid. Na hindi nagpapabaya ang Panginoon Diyos. Naglulukluk siya ng mga mayayamang mga kapatid. Para, sabi ni Ellen White, kung nagkakaisa yan sa ASI, yung may ASI na program tayo, kung nagkakaisa yan, Pastor Laudy, sila yung mabilis na tutulong sa gawain at magbibigay ng kapangyarihan para mas madaling matapos ang gawain ng Panginoon Diyos. Kasi itong mga member ng ASI natin, businessmen at professional natin, yan yung mga second leg ng ating iglesia. Yeah. Na
ministry nila ay tutulong sa gawain ng Panginoon Diyos. Hindi yung naghahanap ng tulong, kundi sila ay tumutulong sa gawain ng Panginoon Diyos. Purihin ng Panginoon Diyos. Basbasan kayo nawa ng ating Panginoong Yesus, kaibigan at kapatid, amen, sa ating iglesia. Kaya tayo patapos na. Alam kong handa na tayo sa pakikinig ng isang awitin. Pagkatapos nito ay pakinggan natin yung bigay natin ang huling panalangin kay Pastor Laude. Kaya makinig na tayo sa isang awitin, kaibigan. Pastor Laude. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sapagkat tinawagan niyo kami at binigyan ng pagkakataon upang tulungan ang mga dukha. Nawa po, Panginoon, sa aming mga pamumuhay, kakitaan kami ng pagmamahal sa mga less fortunate individual sa aming lipunan. Mahalaga po ito na amin po may sagawa sapagkat dito po makikilala na kami po ay tunay na mga alagad ni Kristo na mayroon pong pagsaalang-alang sa mga taong di man lang ho, o Diyos na makamit ang kanilang minimiti sa buhay. Bigyan po ninyo kami ng pagkakataon muli. Sa pag-aaral ng leksyon na ito ay amin pong may santabi ang aming mga sarili at maluwalhating yung dakilang pangalan. At ma-extend po namin
ang lahat ng aming pong mga resources. Amen. Sa mga taong kapuspalad at mga nangangailangan ng aming pong tulong. Amen. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga nakinig at tumunghay muli sa oras ng pag-aaral. Naway bigyan po ninyo sila ng oportunidad na isaalang-alang din ng mga dukha sa kanilang paligid. Mm. At magkaroon sila ng pagkakataon na may pamalas po nila ang dakilang pag-ibig ng aming mahal na Diyos. Mm. At sila man din, O Diyos, ay bahagi ng pag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Amen. Mm. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. 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 Kaibigan, nawa ang Panginoong Diyos ay patuloy na magbigay ng basbas at kayamanan upang sa ganon gamitin tayo ng pagpapala sa mga dukha, sa mga nangangailangan, ganon din sa gawain ng Panginoong Diyos. Gagamitin ka bilang pagpapala sa kanyang gawain upang matapos na ang kanyang gawain at iuwi na tayo sa langit na bayan. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.